bago pa makalalang Mexicutioner. 8 Division Champion. Global Icon. Boxing Superstar. O isa sa mga greatest of all time ng mundo ng boxing. Ang ating pambansang kamao ay katakot-takot na hirap ang kanyang naranasan sa kanyang tinatahak, sa kanyang paglalakbay, patungo sa kanyang kinakatayuan ngayon. Ang kwento ng buhay ni Pacman ay isang pambihira at hindi akalain ng sinuman na ang dating kapos sa buhay na tulad ng dinanas niya noon ng kanyang pamilya ay balang araw pala ay magiging Manny Pacman Pacquiao siya balang araw. Kaya ang matutunghayan natin ngayon ay isa sa hindi malilimutang laban ni Manny Pacquiao sa kanyang naging karera. At ito ay ang kwento bago pa siya tumungo sa Estados Unidos at bago niya pa dominahin ang larangan. Bago pa siya maging ganap na legend sa sport, may isang laban si Pacman na kapupulutan ng aral ng marami. Dahil sa laban na ito, bumagsak si Pacman sa hindi inaasahan kontra sa isang undefeated fighter ng Sydney, Australia na si Nadal Hussein para sa WBC International Super Bantamweight title na ginanap mismo dito sa ating bansa. Ang labang ito ay patunay na kahit anong pagsubok o pagkatapa, eh hanggat may buhay, may pag-asa. Kaya sama-sama tayong sariwain ang bakbakang Nadal Hussein versus Manny Pacquiao. Kasabay ng mga hiyawan ng tao, eh siya rin ang pag-ulan ng mga suntok ni Manny Pacquiao sa dayong Australian. Nabubukas naman ang depensa ni Manny Pacquiao. Tinitira niya sa pagdiliran. Ito naman si Hussein. Uppercut. He likes to lead off with Manny Pacquiao. Another left in the face by Manny Pacquiao. A right by Pacquiao. And a left. At ang energy level ni Manny Pacquiao ay kapareho ng mga nanonood na buhay na buhay. Pagpasok ng round number 2, tuloy pa rin ang mga paulan ni Manny Pacquiao sa bodega ni Nadal Hussein. Sa round number 3, makikita natin ang mga pag-asinta ni Manny Pacquiao sa pagmumuka ng dayo. At sa hindi inaasahan, isang jab ang sumalubong kay Manny Pacquiao. At ang lahat ay natigilan sa pangyayaring ito. Pero sa taglay na pusong Pinoy ni Manny Pacquiao, bumangon siya para ituloy ang laban. Hirap man pagpatuloy ni Manny Pacquiao ang laban sa round na ito, eh patuloy pa rin siyang lumalaban. That was a big left by Nadal Hussein that caught Manny Pacquiao unawares. He was given the Pagpasok ng round number 5, parang walang nangyari at patuloy pa rin ang pagbato ng malalakas na suntok ng ating pambansang kamao. Well,
Pero may tactic din ito siya Zane to play possum, to play low pagod. Pagpaguri niya si Manny Pacquiao. Nagpapasuntok ito si Zane Parker. Matigat lang si Manny. Si Manny Pacquiao in round number 4. Pero hindi natin malamot. Right on the man by Miguel Hossein. After a good left. Good life by Miguel Hossein. Parang hindi nasasaktan ito si Hossein. Oh. Pacquiao. Kitang-kita ko paano punteryahin ni Manny Pacquiao ang bodega ni Nadal Hossein. Ang kasabihan nga sa boxing, magandang investment ang pagtira sa katawan ng kalaban para mapabagal ito. Sa round number 7, patuloy pa rin ang bakbakan at tila walang kapaguran ang dalawang boksingero. Pero mas nangingibabaw ang pag-atake ni Manny Pacquiao na walang humpay ang suntok. At hindi na bibigyan ng point deduction, no? Sabi ni ginagawa nitong Hossein. Kanina tinawagan siya, binigyan siya 1 point in the fourth round, no? For a wayward elbow. And again, nakita na naman yung siko natin. Yung siko ni Hossein. Naging puhunan ni Manny Pacquiao ang kanyang stamina dahil tuloy-tuloy pa rin ang mga power shots na kanyang pinapakawalan at tila walang sagot ang dayuhang Australiano. Kapansin-pansin din ang mga gigil ng mga nanonood. At sa pagpasok ng round number 9, makikita na natin na unting-unti na humihina si Nadal Hossein. At sa laki nga ng bangas ng muka ni Nadal Hossein, pinagmamasdan na ng referee kung po pwede pa ito sumabak sa laban. At dito na ipinecheck ng referee sa doktor ang bangas sa muka ni Nadal Hossein.
at maya maya pa. Dito na inihinto ng laban ang referee at matagumpay si Manny Pacquiao matapos madapa sa round number 4. Manny the Destroyer Pacquiao, yan ang naging pangalan ng ating pambansang amo bago siya bansagan o makilalang Pacman sa Amerika. Ang noy 24 years old na Manny Pacquiao ay nagsisimula pa lang na makilala sa Estados Unidos. Matapos matalo ang veterano at noy number 1 super bantamweight champion o number 1 super bantamweight sa buong mundo na si Lelo Leduaba. Tinalo niya ang veterano sa brutal at nakakatakot na paraan. Hindi pa nga inaasahan ang panalo ni Manny Pacquiao dito dahil talaga namang hindi siya kilala ng boxing world maliban sa Pilipinas. At lalo na hindi mabigkas na maayos ang kanyang pangalan. Patapos makuha ang IBF Super Bantamweight title, lumaban si The Destroyer Manny Pacquiao kontra sa Dominicano at noy WBO Bantamweight Champion na isa sa mga maduduming nakalaban ng ating pambansang kamao sa kanyang karera. Ang kanilang laban ay para sa Unified Bantamweight title kung saan nakataya ang WBO at IBF titles. Ngunit sa dumi maglaro ni Agapito Sanchez, nauwi ang laban sa isang technical draw hanggang naging undercard si The Destroyer Manny Pacquiao sa bakbakang Mike Tyson versus Lennox Lewis. Isa ito sa mga inabangan ng buong mundo. Ito'y ginanap noong 2002 kontra kay Eliezer Julio. At dito nagpasiklab ang ating pambansang kamao. At napakagandang exposure ito para sa kanya. At nanalo pa via TKO. At dito unti-unti na siya nakikilala sa Amerika. Matapos niyan, dinepensaan ang titulo dito sa Pilipinas sa Davao kontra kay Prayat sa Waingam at nanalo ulit ng impresibong TKO. At matapos sa Davao, lumaban ulit si Manny Pacquiao sa Pilipinas kontra naman sa isang Kazakhstan fighter na si Serexan Yeshmagambintov para sa isang non-title fight. Kaya tara at ating sarawain ang hindi inaasahang pagbagsak ni Manny Pacquiao o kilala noon na The Destroyer at panoorin natin ang malupit na pagbawi niya. Ibang-iba ang pormahan at galaw ng The Destroyer version na Manny Pacquiao noon. Very rangy itong kalaban ni Manny Pacquiao. Bukod sa iba ang trunks, iba din ang kanyang estilo sa pakikipagbakbakan. Trying to show some aggressiveness here, connecting with the left. A rangy fighter, Serik likes to fight from a distance. こう続いてしまうとちょっと見づらいところもあります. Oh, インサイ ドが入りました. 右. Manny Pacquiao. Pacquiao は現在のタイトル3度目の防衛まで来ています。そして4度目の前に1つこのノンタイトル戦を挟んでいます。左。左ストレート。そしてマドリキワンツー。But Serik countering with a right uppercut. Manny Pacquiao. Speed ありますね、浜さん。Bukod sa kanyang kimping buhok na natili pa rin. Magmula noon hanggang ngayon, ang kanyang tapang at lakas. Omotai punch を放つイェシェマン・ベトフという情報があります。その前にガンガンいってるマニ・パッキャオ。Sa early rounds, nakapagbigay agad si The Destroyer Manny Pacquiao ng isang knockdown kontra sa Kazakhstan fighter. At dito, inaakala ng sambayan ng Pilipino na matatapos na ang laban.
dahil groging-grogi na. Talaga namang tinatamaan pa rin ng malalakas na suntok ang dayuhang kasaksan fighter. Sa isang replay, makikita natin isang kahit nag-uumpisa pa lang ang laban, eh naglalagablab na bakbakan agad ang ipinapakita ng dalawang boksingero. At sa hindi inaasahan, si Pacquiao naman ang na-knockdown sa laban na ito. Isang hindi inaasahang suntok ang dumapo sa mukha ng ating pambansang kamao. Pero nagpakita ng tapang at nagpapakita ng tapang ng Pinoy na tumayo agad na parang walang nangyari. Pero makikita natin na naka-apekto ito sa ating pambansang kamao na nasa defensive mode na siya at nagre-recover mula sa isang knockdown. Pero ilang segundo lang lumipas, lumalaban at bumabato pa rin ng mga suntok. Baka sa pagmumuka ni Zerikson ang maga sa pagmumuka, lalong-lalo na sa kaliwang mata. Pero meron din tapang at lumaban pa. Sa galit ni Pacman mula ng manakdaw, eh talaga namang umiiral ang kanyang katapangan at pinakita ang kanyang lakas na hindi umaayaw. At dito, isang knockdown na naman ang natamo ni Zerikson. Makikita natin na nagwawala na ang buong Maynila matapos makatama si Pacquiao. At dito na ni Rapido ni The Destroyer Manny Pacquiao
tuluyan ng inihinto ang laban. Wagi si Manny Pacquiao via TKO sa harap ng kanyang mga kababayan dito sa Maynila. Isang napakatinding laban ang pinakita ng dalawang boksingero. At dito, talaga namang entertaining para sa mga Pinoy ang makita ang ating pambansang kamo na lumaban sa ating bansa. Happy New Year, everyone!